Nandito po ulit ako upang magbigay ng update sa aming aquaponic dito sa Juan Cainta College. Good day everyone, good day Juan Cainta College, and good day sa aking 115 subscribers. Ayan, thank you sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa aking munting video. Ayan, so mapapansin po ninyo, lumaki na yung aming pechay. Ayan, no? Ayan o, lalaki na po. Okay? Ayan. Ito yung mga, ano, ito yung mga nasa itaas na ibinaba namin. Doon sa panglimang layer. Ito naman yung mga naiwan. Kaya lang, ayan o, may naninilaw. So, may problema lang siguro. Pero, humahabol naman yung iba. Ayan. So yung nasa taas, ito yung nasa first layer na inakyat namin, no? Pinagpalit namin from first layer to fifth layer. Tapos ito, yun yung mga isda natin. Malalaki na rin po. Wow, pwede na. Ayan, mga amo nila, oh. Galing. Nakakatuwa. Ikita nyo po, yan yung mga tilapia na galing sa beef part, tanay. Mga ilang, siguro mga September, pwede nang mag-harvest dyan para matikman natin kung ano ang lasa. Kasi tubig tabang to. Iba din naman syempre yung tilapia na galing sa dagat. At iba rin yung tilapia na galing sa tabang, kung ano yung mga lasa niyan. So we will find out. Syempre kami ang unang-unang titikim niyan. Ayan. O, buhay na rin yung ano, kangkong. Ayan. Tapos dito, mapapansin ninyo, nilagyan namin ng mga ayun o, yung basag na paso. Tapos itong dalawa na to, eh magparis eh. Ayan o. Kita nyo. Meron silang privacy. May privacy sila. Ayan, sumusunod sa akin yung mga, oh. Ganda, lalaki na. Ayun o, tingnan mo sila. Oh. Galing o. Ayan. Ayan. Papapansin nyo po, nilagyan namin ng mga paso para yung mga gustong magparis. O kaya merong lab team. Ayan, meron silang lugar. Yeah, meron silang lugar. May privacy sila. Okay. Ito naman, to. May dalawang paris din dito. Parang red tilapia nga itong dalawa. Yun. Yeah. Yan. Papakain tayo. Pakain tayo. Sabuyan natin ang pagkain. Ayan o, whoop, gawan. Pakain tayo. Ayan. Oh.
La Rambol. Sobrang tatakaw na ng mga isda. Grabe yung floating feeds namin dito na binili ko dun sa poultry shop sa May Parola. Konti na lang. Ayan. Magkakaroon din ako ng video, no? Yung papaano namin. Papaano ako o kami magpakain, no? Papaano kami magpakain ng tilapia. Ayan, gagawin ko rin ng video 'yan. Para makapag-share din po kami ng experiences namin dito sa aquaponic ng One Cainta College. Hindi ko lang po nabigyan na nakuha na ng video. Merong ano, merong namatay. May isang namatay. Tapos nung nilagay ko lang dun sa ano, sa gilid, biglang nawala. Yung pala, tinangay na ng daga. Ang laking daga. Pero nahunting na ni Sir Johnny yung daga. Ang laki. Ayan. So, yan po yung status natin ngayon dito. Napakaganda. Lulusog ng mga tilapia. So, buhay na sila. So, yun po, no? Nakita po natin yung update dito sa aming munting aquaponic system sa One Cainta College. May mga diferensya yung iba, no? May mga naninilaw yung dahon ng ibang pechay. So, re-research ko kung ano yung possible solution doon or bakit nangyayari yun sa aming pechay. And then, doon naman po sa, yun nga, nabanggit ko kanina na may namatay na isang tilapia, no? Pag ano ko kasi, ang ginawa ko doon, di ba, pag nagpapakain ako, pinapatay ko muna yung submersible pump at saka yung air pump. Ngayon, siguro more or less mga 30 minutes, nakalimutan kong isaksak. Pagbalik ko, halos lahat sila na nakaano, nandun na sa ibabaw. Hindi naman naghihingalo, habol hininga, and then binuksan ko, tapos nakita ko merong isang nakahiga. Akala ko nagbibiro lang. Nung kinuha ko, ayun, wala na, naubusan ng oxygen, so namatay. Ayun, may lesson learned. Pag pinatay natin yung air pump tsaka yung ibang mga aparatos na kailangan dito sa ano natin, sa aquaponic o dito sa fish tank natin, ibalik natin kaagad. So nakita namin na talagang ang magiging problema natin dito sa aquaponic system kung sakali, no, na mag-brown out, yun ang problema. Sigurado ko talagang bibigay at bibigay yung mga isda natin. Okay? So hanggang dito na lamang po yung aking munting update dito sa aming aquaponics sa One Cainta College. Maraming salamat po dun sa 150, no? 150 na subscribers na patuloy pong sumusubaybay sa aking channel. Kung meron po kayong mga tanong o komento o suggestions, no, dito sa aking update, mag-comment lang po kayo dito sa ibaba ng video. Muli, maraming salamat po and have a blessed day everyone. Thank you.